Good afternoon. We will explain our market. By the way, ito ang ano natin ngayon sa gold. AXUUSD. So, mayroon tayong mga support level and also yung downtrend niya. Dito nakita natin na ditong sa moving average natin 60 at saka moving average ito 10, ito nag-cross na siya. So pagka ito mo lamang ito nag-cross na ito, siguro ito may posible na mag-downtrend tuloy-tuloy sa impact. Ngayon sa news, nakita natin sa impact sa news ito. Meron tayong itong sa Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Ito ang mga ano na halos naka-green. Pero yung dito, laging taas. Above. Tsaka above, green. Naka-uptrend, positive, positive, positive. So, tingnan natin sa home ta, ano. Ah, hindi pala yun. Forex. So, forex. Tingnan natin. Yung gold naman, naging positive 0.771. So, kita natin ito na mataas yung ano. Pero, hindi masyadong ano. Kasi, point positive siya. Pero kita natin yung mga USD dito, ito positive USD versus CAD. Ito NCD USD. Mababa yung NCD. Pa-down yung ano, negative versus USD. Mag, ano yung USD. Ito, wala na. USD taas, USD. Ito naman gold. Ano na natin, 0.7. So, hintayin natin yung impact nyo sa ito sa ano. Ito 4:30 ngayon 4:07 p.m. So ito banda itong CAD at saka USD nagsabay-sabay yan, non-formal change ito. So malamang kasi yung sa news talaga ngayon sa ano, may balita na maganda yung improvement sa US, yung mga changes sa ano lang, employment. So, makita natin dito sa employment, ito, itong news na to, yun sa news natin sa, mayroon ito sa news for exclusive, kita natin sa Outlook, kita nyo saan ba yung gold, saan yung gold, yung gold, yung gold natin, saan yung gold, ito, ito, itong gold. Ngayong December 3, 7:20. So, tingnan natin yan. Yung explanation is to, yung sell off. Ito, mas 1762. Market eye use non-form payroll for further direction. They use karami accepted to add 553,000 jobs in November from 531,000 the previous month. So, naging pullback in the US dollar. The main pullback in the US dollar also putting pressure on the yellow metal at higher levels. So, the spread of American across the globe will prevent gold from further decline. So, ngayon, may posible ang recommendation na is pag sell strong valuation for targets. See, it's good to sell and rallies around 8,000 ito. So explanation, it stop loss around 1,815 from TP. Pero ngayon ang ano natin ngayon ang market ngayon is 1,720. So, kanina, nakagain ako. Tapos,
Tingin ko paghintay, kinoclose ko lang. Tapos again, si pababa na yun eh. So, posible na to, news na to, malakas kasi yung ano niya. Ang US ngayon, nakabagsak tong ano, gold. Hindi natin alam kasi depende yan sa ano natin. So, nakita ko dito na itong moving average natin na 10 at saka 60. Ito pa lang, nag-cross na. So, based on your RSI also, ang RSI natin, nasa baba. Below 50. Naka-oversold siya. Ito namang stochastic natin, oversold siya. Ito, nagdikit-dikit. So, malamang ito ng ano. So, hintayin natin na ano resulta ng 4.30, 4.11 pa eh. So, titingnan natin sa 4 hours. Ito, nagkaano yung moving average natin. Nabilo siya sa ano. Mula dito, taas, tapos bagsak. Naging neutral siya, bagsak naman. Taas naman. Bagsak naman hanggat sa naging ano. So, ito naman moving average 60 natin. Below ang ano, market natin. So, nakita dito natin, ganun din. Itong 50 mo, ito ang below 50, neutral. So, nandito yung market natin sa baba. So, ito man stochastic naman, bumuka naman dito. Dito banda. Pero hanggang dyan sa neutral, 50. Tapos, medyo nagdikit na siya. Tingnan natin din ng 1 hours. So, 1 hours natin, ito. From dito, i-flat natin. Bumaba. Ano bang umpisa to? Ano bang 12.01? So, December 1 pa to. So, papabulusok. So, yung analysis natin is downtrend. Kasi mula sa akin, so, 50 minutes, hindi natin, tumaba naman. Kailangan lang nagsipit 385. So, yung price natin nandito. Kanina, nandito kanina, yun, pataas 564. Pero yung inintay ko kasi yung sa analysis ko na ito, pababa. Ito naman, na lumagpas na sa gitna, pababa siya. Ito naman, yung stochastic naman, nagkahiwalay na itong pula at saka blue, pababa siya. So, meron tayong posible na downtrend siya. Hintayin na lang natin na yung impact kung meron bang gandang ano siya. Kasi sa daily time frame natin is nag-cross na siya dito. So, malamang to. Pero ito, naman meron tayong support level. Baka mag-breakout na to dito kasi meron na support level. So, yung analysis, yung confirmation ko, itong kasi nag-cross na siya eh. Posible naman siguro na ano kasi dito pag ganun siya. Ito naman pag ganun. So kung papaliko siya baka mayroon siya dito na baka pull back siya. Bumaba muna bago pataas. So yan. Mayroon tayong mga posible. So tingnan natin sa 1 week. Yan sa 1 week ito nagaling labeling siya. Nagka-support level ito hanggang dito lang. So, mula dito, bagsak. So, naging resist upward support level. Dito, taas. Naging support level naman. Taas naman. Hanggang dito, naging support level ito hanggang tumaas naman. Mamalik, nagka-support naman. So, ang tinanan, maka kasi dito natin yung ano natin sa baba. Kaya nga sabi ko, baka ito, pwede natin natin maging seal. Kasi dito, totally nakabuka ka na siya. Tumagpas na siya konti. Kung paliko pa yan siya, may bali na pero wala pa. So, kung bumagsak naman siya, sa month niyan, weekly, so, mayroon kang 1,000 pips. 1,500. So, hanggang dito, yung label na yan,
So may earn ka, may profit ka, tapos bumalik. So hanggang baka dito lang siya, itong level na to, yan, ilang pips yan, 2,000 pala yun to. So mayroon pa rin, tapos balik. At least mayroon ka na may earn. At saka yung silver naman, yung silver na kaya yung pumaba talaga ng ano, pero hintayin natin. Kasi yung silver, pa downtrend. So, hintayin natin yan na baka mayroon siyang ano din. Baka magsaba yung profit natin din sa gold. Titingnan na natin din sa ano. 4 hours, ganun pa rin. So, yung lagyan natin ng gitna itong stochastic natin. Ayun pala. Ako pala na-change to. Pwede natin i-change to ng 7 para para siya si yung level niya. Kasi 14 na to eh. Dito, lagyan natin ng 7. 7. 7. Tapos, okay. Ayan. Naging 7 na siya. 7 na siya dito. So, kung anong takbo niya, no? Talaga. Ang ano na natin dito sa stochastic, yung dito, saka yung cross, yung malaman natin. Kasi minsan, hindi magkapareha yung nauna to, tapos ito, hindi pa. Pero yung binabasihan ko, pag may allowance to clearance, yan, malamang yan. Saka nag-cross. Ito, nag-cross na, malamang yan, babagsak. Sigurado yun, baka mayroon tayong ano. Tingnan natin, palapitan natin. Ayan. Nag-cross na nga eh. Ito. Ayan. Ito. So, posible na gumana na. Mayroon na tayo dyan. Hintayin na lang natin. Tsaka yung 1 hours. Mayroon. Ang nangyari ngayon, sideways lang siya. Hanggang diyan lang. Ilang pips yan, pabalik-balik. 192, 200. Ganun lang siya. So, 15 minutes naman. Ayan. Yan lang siya nagpabalik-balik. So, ngayon, ang hintay natin is kung nakita natin sa daily time frame, sa daily, everyday, bumulusok, bagsak. So, ito malamang to, bagsak to. Kasi yung moving average niya 10, retso, so direction siya hanggang may clearance siya, label lang ano niya. Yung distance niya saka ano niya straight mula dito, straight siya. You know, tingnan natin. Tapos dito yung indicator niya natin nasa baba, oversold. So, may posible ito na maging sell. Sell na talaga to, hindi mo. Baka mag-breakout ito dito sa support level niya. So, titingnan natin yung iba, yung ito, EURUSD. Yung EURUSD naman, naging dito sa minus. So, ito, nag-change over na siya, nag-cross na siya dito. So, yung setting ko is mayroon akong buy, mayroon akong sell. So, yung nangyari, naging sideways siya sa bilong nito. Tsaka dito. Ilang pips yan? 1,000 po. Ang kita natin na, no? Malaki na yan. 4 hours. Ito. Ang distance siya. Pabalik-balik lang. So, ngayon nga, kayang hintayin natin ano mga posible kasi ito, nag-entry ako. Yung entry ko, yung pala, ang nangyari, naging sideways. Hindi ko na-anticipate na talagang ganyan ang ano. Pero at least, matuto ka. Matuto na ito pala. Kailangan mong patient. Kailangan maghintay. Halimbawa, nag-in ko dito. Ito yata ang entry ko dati. 11:30. So, November 30. Kasi, ang
pips dito is 1,700 na. Yung pala bumalik. Ngayon, din akala ko na bumalik, yung pala bumalik, nag-pull back pala, reverse. So yung pala maganda pala natin na gawin sa susunod, ito i-close kung bumalik siya sa, kaya naging ano siya. Kasi hindi pa kumain, kasi hintayin ko dito. Pag lumagpas na dito, tuloy-tuloy niyan. Diyan ako mag-umpisa mag-close. Kasi yung posisyon na to is sell, nas baba, below 50. Dapat yung nangyari sana, hinintay ko na dito. Para makita kung naging buy ako. Ayun pala, mali ko. Yan talaga. Yung minsan ma-out of mystic ka sa plotting. Pero di bali. Meron na tayong ano siya. Magandang natutunan kung ba't ganito siya. Kasi naging sideways lang siya. Ito ang resistance mo. Ito ang naging support level mo. Ito. Tingnan mo. Ito, 0.4. Ito. Ito ang naging kuhan mo. Yan. Ito, yan, sisa. Ito ang support level. So, dito lang banda ang market mo. Pabalik-balik lang. So, hihintayin natin yan kung anong kaibahan. So, ngayon, mga around 4:30. Ngayon, 4:21. So, titingnan natin kung anong ang impact news. Kasi, mga around 4:30 ang schedule. Yan. CAD, UST. Malalaman natin. So, hihintayin natin yung mga posible. So, dito naman sa USD seed chip, tingnan natin. So, sa USD seed chip, yung market niya is nasa baba dito. So, ito yung moving average natin, papaliko na. So, yan, behind ko. Yan, behind ko. Hindi ko muna yan i-clock close. Kasi yung nakita ko sa dito is going to uptrend. Tingnan natin, bakit na going uptrend? Kung limbawa, pero ito naging support level. Naging resistance. Nakatouch na sa dito, tapos pabalik. So, hindi pala ano siya. Kaya nga ano siya dito. So, pag ganyan na mayroon tayong mga pattern, na tingnan natin yung pattern natin, yung bullish ascending triangle. Halimbawa, ito naging ano siya. From top, mayroon na tayong, may pattern ako dito, tingnan ko, yung pattern ko na kuhan siya. Ayan, itong bullish, padown yata ito eh. Yung triangle natin. Kasi, ito. Tsaka yan. Yan. Bakit ganyan? Yan. Dito. Baka dito pa yan. Hanggang dito. Kung hindi naman siya babagsak. Ganito pero possibly mag-touch na dito bago siya babalik. Kasi nasa below tayo sa market na oversold. So may posible yan. Nahintayin natin. Titingnan natin sa wicket. Yan, pataas din siya. Tapos itong support, resistance po. So yun sa month man. Yan, ito na sa month. Naging ato ito. So, yan. Hintayin natin yan. Kasi yung Euro USD seed chip, malakas yung USD natin. So, tintingnan natin yung sa ating chart. USD seed chip, mayroon pa rito. Mayroon. Yung pala, negative lang, pero 0.01%.
Yung usage, HF is 0.01%. So malakas yung ano niya, pero point lang, konti lang. Titingnan natin yan, kung ano ba ang resulta. So ito, nakuha natin pattern, baka bumagsak dito siya tapos balik. Kasi yung kita natin, ito malakas momentum niya, dito siya mag-touch. So ito kasi, ito tingnan mo, lagpas na siya. Ito wala na itong label niya. So dito pa lang behind na siya sa ano na siya sa resistance mo, support level. Ito naman naging support level, tumaas naman. Baka ito naman maging ito, sunod niya. Baka ito naman ang ano, yung estimated natin pala, yung pala ang ano, dapat siya ano na siya dito, mali pala, pero di bali. Baka mayroon tayong chance ha. Yan yan, minsan na ano natin. Kasi yung ano natin, yung moving average pa down, pero yung indicator natin is sell. So ito nangyari ngayon, naging sideways pa siya. Tingnan natin. O, naging sideways pa siya. So okay, hanggang sa muli. So update mo na lang tayo sa ano, ano bang resulta yun sa 4:30, yung impact news. So hintayin mo na lang natin. So salamat sa kung sa mga na-share ko. Okay, thank you and God bless. Bye-bye.